Hey guys, Jim here, Jepel Koi Center. Ngayong araw ay kukuha ako ng mga questions sa comments at sasagutin ko dito sa video na ito. Ako ay gagawa ng question and answer video series. Abangan nyo guys sa susunod na mga videos ko nito. Kukuha ako ng mga questions sa comments at sasagutin ko dito sa series na ito ng mga question and answer Koi Fish series playlist ko. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na update kayo sa ating bagong videos. Shout out sa mga bro, mga bay, mga koi fish keeper o mga fish keepers. Okay, itong announcing ladies. Ladies first, si Ma'am Angel Marie Inco. Boss, pa-shoutout naman uli. Yes, Ma'am, shoutout ka naman uli. Thanks for watching at patronizing my video. Stay safe. God bless. Next, si RG Pama. First, pa-shoutout, sir. Stay safe. God bless you. Stay safe din bro and God bless you also. Thanks for watching. Next si Christian Di Costo. Pa shout out next video bro. Daghana oy. Yes bro, daghan jud kayo ang cry. Problema gamay na lang ni Marvest kay na. Shooters of tubis mo unay count sa mga soon. Tapos mga predators sa grow out pan, mud pan, mga kingfisher, guban pang mga predators. So, gamay na lang dyan ma-harvest mo. Okay. Next is Jid Aranya. Happy Koi Fish Keeping. Pa-shout out today. Oh, shout out kay bro Jid Aranya. Happy Koi Fish Keeping bro. Thanks for watching and stay safe. God bless. Next, si Rince Cruz. Bro, Rince Cruz. Wow, tapos na po sir. Pa shout out. Happy fish keeping. Okay, good luck sa entry mo bro. Paki-share sa mga friends mo para madali inaabot ng 1k likes ng video para ma-raffle na. Thanks bro. Keep safe and God bless. Next is Rins Mendoza. Mendoza. Andito na naman ako. Hello sir, Jubel. Dami sir, grabe. Shout out sir, TY. Okay bro, Rins Mendoza. Shout out sa Nemo. Happy Koi Fish Keeping. Dagan jud siya bro. Pero dili siya kadakutanan kay mag yung factor nga magamay siya kaunon sa Ixon, sa mga tubis ug shooters o sa predators phones pag grow out sa magpan. So next is si Zamora Nelson. Pa shoutout po from Bohol. Oh, paisano na kami. Shoutout diya tanan mga taga Bohol, mga koi fish keeper diya sa Bohol, mga fish keepers diya sa Bohol. Shoutout niya diya tanan mga sano, mga paisano na ako ni, akong papa taga Tubigon, Panaytayon, Bohol. Regards ko diya sa akong mga parinte, mga Bagayas family, mga Nilias family, Maratas family ug saban na mga kaprintian ako diyan na lan ako na mention sa Bohol. Shout out ninyo diya tanan. Stay safe and God bless. So, kinsa tong gusto magpa shout out on my next video, comment down below lang guys. Okay. Usita sa atong usita sa ating topic for the day, which is question and answers, koi fish concerns.
Ito guys, ang unang question na i-answer ko. Question ni ano ni Chayla Mortijo. Ito ang question niya. Sergio, plano unta na mo magpalit og butterfly koi 3 ka buo. Mangayo lang ko og tips unsay angay buhaton sa first week na palatiman sir. Kanang mga do's and don'ts kumbaga. Kani siya kumuni siya nga questions guys. Makapal. Niya, kani siya itong na question ay common Tagalog natin ha para maintindi ang iba. Sabi ni Chayla Montijo, may plano siya na bibili ng tatlong butterfly koi fish. Tanong siya ng mga tips kung anong gagawin sa pag-care. Dapat iwasan o dapat gawin, do's and don'ts, kumbaga. So, ito ay nagpo-fall sa quarantine. Ito ang pinaka-importante kaya pinipick up ito na question kasi ito ang pinaka-importante sa koi fish keeping at sa fish keeping. Itong ano quarantine kasi ito ang cause ng outbreak diseases mostly sa mga ano yung mga groups sa Facebook, yung mga bubuhan kahit na matagal na nag-keep ng isda, nagkakamali pa nito. Itong hindi nakalimutan ang pinaka-importante ay quarantine. Kahit nga kita tayo ngayon sa pandemic, kailangan i-quarantine para yung hindi mahawa yung healthy groups. Kaya nga yung protocol ngayon sa atin na pandemic, kailangan yung galing sa ibang lugar ay dapat i-quarantine muna bago ihalo sa healthy groups. Same yan sa isda. Kaya kung mapapansin nyo, marami sa member ng mga fish keeping groups na mamatay ang kanilang mga isda kasi hindi nila kina-quarantine. Kasi pag hindi nyo kina-quarantine, hindi nyo alam na yung bagong isda na bilhin nyo may dalang sakit at mahawa yung mga healthy na isda nyo. So, kailangan ninyo na i-quarantine muna yung mga isda nyo bago ihalo. So, ang tanong, ilang araw ba i-quarantine ng isda? Ang recommended talaga ay 30 days kasi sa 30 days pa lalabas yung ang iniwasan niya na yung mga bacteria, yung mostly yung mga pathogens na bacteria, mga disease causing bacteria at saka mga viruses ay yung life cycle nila ay usually 14 to 30 days like COVID 14 days virus yung COVID yung corona virus yan 14 days. So usually lalabas yan 14 to 30 days yan yung mga mostly yung mga sakit tulad ng virus, bacteria at yung mga parasites din, yung mga eggs nila, yung life cycle nila ay nandyan sa mga kano na yan na gap. So kailangan talaga yun na gagawin. So, anong mga steps ng quarantine? Una, syempre, meron kang quarantine tank. Saka yung quarantine tank ay merong magandang filtration, aeration system. Saka meron kang net na pantakip. Kasi yung net ay pacify ng bagong isda nyo, bagong koi fish nyo. Kasi yung bagong isda sa tanke ay frightened pa sila kaya dapat i-pacify sila, dapat masi-settle down sila. So yun ang purpose ng net na itakip nyo sa quarantine tank. Saka magja-jump out kasi yun ang behavior pag bago ang environment nila. So yun ang purpose ng net. Saka magdagawa kayo ng mag
Water change kayo daily for at least 10% para ang quality ng tubig ay to the fullest yun na ano, maganda. Saka hindi nyo papakainin ng 1 week. Ang iniwasan yan ay maglaang pag-spike ng ammonia. Kasi hindi naman, hindi, wala pang gana ang bagong isda ang kumakain. Hilo pa sila para may jet lag pa sila. Kaya yung mga pagkain ay magdudulot lang yan ng bacteria at ammonia spike. So yan ang iwasan. Yan ang mga rason kung bakit hindi pa kakainin during quarantine period. So yun lang, saka observe lang kayo. Observe nyo kung behavior na for at least 30 days bago nyo sila i-ano. Kung mayroong magkasakit, i-transfer nyo sa hospital tank at gamutin. Huwag doon sa ano. So, hope naliwanan kayo. So, next question. Ito, si Jordan Aras TV. Sir, na ako'y pangutana. Naami ko'y kabilin sa akong papa since 2002 na May. Nagibutang sa fish pan, wala mangutang mudaghan na ama na lang nangamatay. Karoon na 3 kabuk. Magka-breed pa ka nakaraan naman na kani. Ang tanong niya, meron siyang koi na ano, baka wala ng papa niya. May ano, inheritan siyang koi 2002. So ilang taon na ba ito? 2020 tayo minus 2002. OMG, 18 years. Hindi na ito pwede i-breed kasi ang koi fish ay yung female ay 3 years hanggang 15 years lang ang ano. Breeding ano niya, yung healthy breeding years 3 to 15 years kasi pag above na medyo makapal na yung egg ano niya, egg membrane, so hindi na masyado makapenetrate yung sperm ng mga lalaking koi fish, kaya hindi na siya ano magano, hindi na siya effective na magbreed. So, kaya napili ko itong question na ito. So, kasi yung daming tanong ang anong edad ba ang koi fish mag-breed? 3 to 15 years guys for female. Yung lalaki, 2 to 15 years. Ang rason yun, kung female, yung egg, yung itlog ng ano, koi fish, yung idodraw ko ha. Ba't hindi mag-draw? Wait guys. Ito pala ang problema. For example, itlog to guys ng koi fish pag masyadong bata pa yung female koi fish, ang ito yung cell, ito ba yung cell membrane niya ano, nagpo-protect ng koi dito sa loob ay medyo manipis, so mamamatay lang sila pag mas bata. Pag matanda naman, makapal na ito, hindi na masyado makapenetrate ang sperm. Dito, kung makapal na itong cell membrane ng eggs, hindi na masyado makapenetrate itong sperm dito kasi makapal na. Kung masyadong bata, manipis, madaling masira, at ang koi fry mo ay weak at daming deformities. Sabi ng iba nga ano,
Minsan sabi ng iba nga, bakit ang goldfish ko 1 year old nagbe-breed na? Oo nga, nagbe-breed, pero maraming deformities at mahina ang koi fry. At minsan din hindi alam ng ano breeder na kung ano talagang edad. Kasi kung lalo na pag nabili lang niya, baka matagal na sa nakikip sa owner. Minsan bansot lang siya, pero nasa tamang edad na siya. Take note also guys, ang size sa koi fish ay hindi magmamatter. Ang importante sa koi fish, breeding koi fish ay yung breeding maturity age, hindi yung size. Kasi mayroong malalaki na koi fish pero bata pa siya, lalo na pag ginugrow out sa mud pond. Meron ding maliliit, bansot, pero nasa tamang breeding maturity age. Next na question kay Chris J. Nunez. Boss, done liking your video. As lang ko, kasagaran manood sa mga YouTube ang female rye condition. As lang ko, di ba ang male dapat sa decondition para makastack o male? E-condition pa ba, boss, or ang male always ready to breed? O ang tanong nito ni Chris J. Nunez ay dapat pa bang i-condition yung lalaki na koi fish? Siyempre, dapat i-condition kasi pag wala sa condition ng lalaki, hindi yan mag-breed. Saka importante na yung lalaki na ready to mag-breed kasi ang lalaki din nakatulog din siya sa na ma-stimulate yung female koi fish na mag-spawn. Pakikuha na lang tayo dito ha. Koi. Pakita ko sa inyo yung itong ano. Koi fish breeding. Tortobicals na yun. Tubercles. Kita ko yung sa iyo na picture. Ito ay close up goldfish ito, pero same lang ang goldfish at goldfish. So i-close up muna natin ito na ano photo. Ito ang breeding stars of breeding tubercles. Makikita nyo sa mukha ng koi fish na lalaki o goldfish. At saka dito sa edge ng pectoral fins nila. Alam nyo ba ang purpose nito? Ang purpose nito, ito ay makatulong din na mag-stimulate ng babae na koi fish na mag-release ng hormone at na ready na siya mag-spawn at ma-release ang eggs. Kasi ito ay ididiin ng lalaki koi fish sa katawan ng babae, yung G-spot sa babae na tao. Yung dapat makilitin niya, kilitihin niya gamit itong mga breeding stars dito sa mukha at itong sa pectoral fins. Dapat so kaya dapat i-condition ng lalaki para labas itong mga breeding stars at madami ang kanyang sperm. Kasi ito, take note guys, makatulong talaga ito para ma-stimulate yung mga babae na mag-release ng hormones para mag-release ng eggs at yung pheromones, mag-release siya ng pheromones para mag-invite ng mga lalaki na i-mate siya. So, kailangan ang lalaki i-condition din. Kahit tao, di ba? Yung mga matanda nga kainom ng mga pampatigas. Pampatigas ng tut! Kaya yun. Same lang yan ng mga animal kingdom. O tao, same sila. So yan. Sana yun. Kaya ang tanong niya kung kailangan ba lalaki i-condition? Opo, kailangan na i-condition. Hope nakuha niyo guys. So next tanong si Minerva Montes.
boss, di bagi kan sa pansiparit sa babae na ko together as sa laki na ko din up. Ang next question guys ay kay ano, Minerva Puentes, boss, di bagi kan sa pansiparit sa babae na ko together. Then boss, di ba gikan sa pan separate sa babae na ko together na sisla sa laki na ko din after muntis na o sa building. Minerva Puentes, so isiparit mo yung babae. Ang tanong niya, dapat bang isiparit yung babae sa malalaki? Oo, siyempre isiparit. Pag hindi pa masyadong malaki ang yan ang babae mo, kung alam mong babae siya, isiparit mo sa mga lalaki para makapag-ipon siya ng eggs. At isa pang rason bakit isiparit siya, para hindi malahian ng iba't ibang klase ng lalaking goldfish. Makaproduce kayo ng pure strain. Yan ang iniwasan niyan. Yung strain ng koi fish mamimaintain. So, dapat isiparate ang babae. Saka, pag ready na siya mag-spawn, mapansin nyo, malaki na siya ng babae. Lagay na siya together with dalawang lalaki. Bakit dalawang lalaki? Para maayos ang tiyan ng babae at ma-release talaga ang mga eggs at madami ang sperm, kaya mataas ang hatching rate. Yun ang rason. Next ay Miguel Lanzaga, tang sa mesyo na ko katong gamay naunta ko as sa breeding pa ni butang ang meal sabay male o female, tapos wala ba sa account? As tanong niya, sabihin pa ng bill sabay mo male. Ang tanong niya kung ano, kung dapat ba sabay na ilagay sa breeding plan ang babae at lalaki. Oo, isabay niyo yung bandang mga 5:30 yan, kasi nagsimula sila mag-breed. Pag ang pinaka-early based on my experience is 9 PM down sa madaling araw up to 6 AM. Tapos wala ba sila? Tanong din niya kung meron ba, pakakainin ba ang mga koi breeder na i-breed? Hindi niyo pakakainin para maiwasan na madumihan ang ano, breeding tank, malesen ang dumi. So ito, Christopher Tondo, salamat sa pag-share na katulong ng try din ako kasi lagi natin yung dalawa na sa fan ko. Okay lang ba ang Rift Tab? Ang Rift Tab, maliit lang siya, hindi siya pwede kasi madami ang eggs ng koi fish at ang fry, madami. Masusukukit lang sila at mamamatay. So, hindi pwede ang rip tab. Ang isa naman, Windsor. Pre, kailangan pailisan ang tubig na humanilaw ito. Nagtanong siya kung dapat ba i-water change pagkatapos ma-itlog ang mga koi fish. Oo, dapat i-water change at least 60% para makuha yung mga malesen yung mga sperm sa tubig, kasi yung sperm pag namamatay na yung mga sperm cell, babaw ang tubig mo. Mapansin yung sperms, yung milk nila yung mga bula-bula yung yon, pag mababaho yon, so maka-introduce yun ng mga bacteria, masukit yung mga koi fry, yung mga eggs masisira, ma-atake ng bacteria, so hindi na sila ma-hatch. Kailangan water change at lagyan ng methylene para protektahan ng combos. Next question, by Mickey's Ornamental Fishes. What if wala ka po to 1 year or 2 years ang babae, tapos dako na kayo yung tummy? Diligya po ng breed. Tanong niya, what if daw kung malaki na ang tiyan ng babae kahit 1 year old? 1 year or 2 years ang babae. Kahit bata pa daw. Oh, mabuntis. Magsimula na mabuntis ang koi. Sabi ko na kanina,
at 1 year old makamag ano na sila mag-breed, pero manipis yung egg membrane at madali mamamatay yung mga koi fry weak at maraming deformities, yun ang iniwasan. Saka ito nga tanong, mostly hindi nila alam yung koi fish nila matanda na, kasi lalo na pag nabili lang hindi nila alam kung anong ang edad, so yun possible, akala lang nila nga bata pa pero matanda na pala. Windel patalingo, bro, na ako yung female breeder, deka po, isoyan ako sila, tagsatang, dili man jud mo drop, okay, magsige rag, sunod ang mail, na ako yung, pero dili jud mo drop, dako na kayo tiyan, kung magkasad ka, yung sakay po, primahanin, last na po, magbukod ang female na breeder, sa butang na siya, email to breed good siya, no, naman ko, tingon sa ako nga, na 8 times nga, sige, kukod ang breeder, dili niya, ma-fertile. Itanong niya, mata, laki ng tiyan ng babae niya, hindi nagda-drop. Ang lalaki na gano'n, na chichase na. Siguro, ano, ang babae, ready na talaga siya mag-breed. Nag-release yan ng hormone, kaya nag-chichase ang lalaki. Yun kasi ang reason na mag-chichase ang mga lalaking koi fish sa female, kasi pag ready na mag-release ng eggs, matured na eggs na ang eggs ng female koi fish, mag-release siya ng pheromones. Yung amoy na mag-attract ng mga lalaki na koi fish na mag-spawn. Kaso nakita ko sa problema na ito, yung mga lalaki niya na koi fish ay hindi pa ready, hindi kinakondisyon siguro, or bata pa siguro, or meron din talaga na mga koi fish na lalaki na infertile, na ano, sa lalaki pa no, na tao, baog ba yung hindi talaga siya mag-breed, yun din ang isa sa rason. So dapat kailangan din guys na i-condition yung mga lalaki nyo, na ano lang siya, na-attract lang siya sa pheromone, ganyan, nag-chase din siya, kaso wala siyang marirelease na eggs kasi wala siya sa condition, o maybe impotent talaga siya. So next question, boss, pwede na i-breed ang 6 inch na koi, pwede i-breed? Tanong ni Del Ars. Ito nga tanong, 6 inches, maliit lang no, 6 inches. Ang answer ko nito, yung sizes doesn't matter, ang breeding maturity age ang pinaka-importante. Meron ding situation na 6 inches, bansot lang ang coin, pwede na siya i-breed. Pag edad niya ay kung babae, 3 years old, kung lalaki ay 2 years old. Regardless the size, pwede siyang i-breed. Basta mature lang. Nasa breeding maturity age lang sila. Next, si Rince Mendoza. Sir, ilang inch yung koi para ready to breed? O, ito na naman. Kaya palit-ulit na ang mga tanong nila about sizes. Nalilito kasi ang mga ano, tayong mga koi fish keepers, breeders, nalilito kung ilan bang size ang breeding size. Hindi yan sa size, kaso sinabi ko na mayroong mga koi na bansot, maliliit, pero nasa tamang edad na breeding maturity age. Meron ding iba, yung malalaki, pero bata pa, hindi pa sila matured, hindi pa sila lumabot ng breeding maturity age requirement, lalo na pag ini-grow out sa mud pan, o sa pan na malalaki, madibili silang lumalaki. So, hindi based sa sizes ang breeding maturity. Based ito sa edad, breeding maturity age. Take note guys, hindi sa sizes. Okay. Next is Reeler. Bro, if strong erosion, di rapa manawat ang koi eggs, basi natando ba? Bro, Rogelio Ortelia, dili bro, importante ang erosion sa itlog para maiwasan ang punjay. Ang tanong ni Rogelio Ortelia guys ay
pwede ba nalagyan ng strong aeration yung koi eggs? Hindi ba daw masisira? Hindi masisira, bro. At ito na ay makakatulong na maiwasan ang pag-atake ng fungus at mamantiling malinis ang tubig. So, importante ang strong aeration. Okay. Next ay si Tijix the Explorer. Boss, pwede bang isang mila at isang female mating sa templo kasi isang mila at female. Pwede bro, kaso malilesen ang hatchery rate mo, bababa siya kasi isa lang ang lalaki mo, hindi mapiga masyado ang kaya ng babae at hindi dadami ang sperm. Kaya pwede siya pero expect less hatching rate. Okay, so next video again guys, abangan nyo yung bago pang naka-visit sa channel ko. Mga huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang red bell notification button para ma-updated kayo sa aking mga bagong videos at lalo na itong question and answer quiz, question and answer video series ko na gagawin. Okay, iabangan niyo ito, i-hit ang bell notification button para ma-updated kayo. Okay, bye for now guys. Stay safe everyone. God bless.